Magandang araw mga ka-DIY. May bago ako ngayong i-discuss sa inyo. Ito ay ang aking reference nito ay based on my experience sa tagal po namin ng gumagawa ng mga pebendo. Hindi nawawala sa kapag gumagawa tayo ng Wi-Fi vendor, yung tinatawag nating relay. Kasi sa ating system, sa admin, meron tayong option kung anong relay pin ang gagamitin natin. Ayun naman ang purpose noon ay para ma-enable o ma-disable ang coin slot. At kung sakali namang sa mga hindi walang ideya sa ganitong sa mga baguhan at gusto mag-try ng Wi-Fi vendor, yung po kasing enable at disable ng coin slot ay ginagamit yon para kung halimbawa may maguhulog ng coin sa ating Wi-Fi vendor at hindi pa naman siya nakakapag-insert coin, hindi siya tatanggapin ng coin slot. Yun po ang pinaka main purpose ng pag-enable at pag-disable ng coin slot. Makikita po ninyo, mayroon akong isinulat dito tatlong kategorya kung na madalas ginagamit kung sa pag-disable ng ating coin slot. Pag-disable at pag-enable. Unang-una yung power cut. Siguro marami ang pamilya dyan sa power cut. Yun na madalas ko naman nakikita sa mga diagram na binibigay ng mga developer at sunod naman ito yung set. Ito rin na madalas na rin ginagamit ng mga gumagawa ng vendor. At yung pangatlo yung solenoid cut. Siguro ang iba dito at ang iba sa atin ay hindi po alam mo yung paggawa ng solenoid cut o kaya solenoid cut o kaya yung walang ideya sila na pwede pala itong gamitin. Ito ay simple brief history lang po naman ng ating paggawa ng Wi-Fi vendor kasi noong una yung mga vendor namin ay talagang ang pinaka basic na ginagamit ay yung power cut. Sa mga ilang panahon na nakakapag-experience kami na madaling masira yung coin slot. So naghanap kami ng ibang alternative na pwedeng ma-disable at ma-enable ang coin slot na hindi namamatay yung coin slot. Kasi kung alam po natin yung ano ito, yung ating coin slot ay mayroon naman itong microcontroller na pinoprogram. At kaya nga yung ating mga coin slot ay pwede natin i-configure. At may chance na sa on-off ng ating coin slot, pwedeng nasisira yung program. Kaya lumabas yung option namin ng solenoid cut, which is parang history na ito eh. Kasi ilan lang kaming gumamit nito. At ito naman set, yung lately lang itong inilabas. Kasi na-discovery namin na itong function nito. Yan yung function yan. Yan. Lately lang namin yung na-discovery at saka na namin in-implement sa aming Wi-Fi vendor kasi mas komportable at mas madaling gawin. Ano na, ipapaliwanag ko po. Ito pong aking i-discuss naman ay ito ay personal opinion at dahil na rin sa experience namin sa paggawa ng vendor, siguro kahit papaano meron na kaming na-gather na mga data na pwedeng mag-backup dito kasi gumamit naman kami lahat nito, yung power cut, yung solenoid cut, yung set. Ano kong i-discuss sa mga hindi po masyado, pasensya na po yung kung masyado makakapag, masyado po ulit-ulit po ito kasi sa mga gumagawa na ng bendo, alam na nila to kung paano ginagawa to yung power cut. Yun naman sa mga baguhan, pagtyagaan nyo na lang po at sisikapin kong maipaliwanag sa inyo yung pinakasimpleng paraan ng pagka-power cut. Unahin ko na po yung power cut. Ang power cut po, ang pinaka-basic na prinsipyo niyan ay power cut. Ito kasing coin slot, mayroon po itong supply na 12 volts. At yung 12 volts niya, yan naman ay yung nagpapagana sa coin slot natin. Kaya pag inalis mo yung 12 volts na supply, hindi gagana yung coin slot. Therefore, hindi tatanggap ng coin slot ng coins ang ating coin slot at hindi makakapaghulog ang ating mga kliyente na hindi nakakapag-insert coin. Ang ginagawa nila dyan ay itong positive pinapadaan sa relay na mayroon nang nabibili mga maliliit na module o yung mga custom board na may kasamang relay. Ito po yung nag-cut ng power supply.
Madalas po ginagamit ito yung 12 volts. Pero yung mga nabibili nito, mayroon lang yun ng 5 volts na relay. Pero sa amin, gumagamit kami ng 12 volts. Kasi yung supply ng board natin ay 12 volts. Yung customer na ginagamit namin ay 12 volts. Ito yon, ito yung sinasabing power cut. Ito po yung pumapasok dito sa likod ng coin slot. Kung saan, itong dalawang wire na ito na red at black ay yung papunta sa supply. Ang ginagawa namin ito para ma-disable ay naglalagay dito ng cut at kinakabit yung relay. Hindi naman itong ganito yung setup. Pinapakita ko lang na dumadaan ito sa relay para magkaroon tayo ng power cut. Yan po. Gaya po nga nung nasabi ko nung nauna ko sinabi na ito palang itong coin slot, yung experience namin nung una, madaling masira pag yung coin slot ay patay-sindi. Kasi halimbawa, sa isang araw, may isang daan na gumagamit ng coins ng ating bendo. Isang daang beses yun na magpapatay-sindi at papatay-sindi yung ating coin slot. So, yun po, yun yung narinong. Kaya kami naghanap ng ibang alternative. Sunod ko po ang ipapaliwanag kay itong set. Kung ako naman po tatanungin, kasi ano, kung ako naman po tatanungin, madalang po ako kasing gumamit ng power cut. Yan na po ang aming personal preference pagdating sa pag-enable at pag-disable ng coin slot. Madalang po kaming gumamit ng power cut. Pero may mga pagkakataon na nauobliga kaming maggamit ng power cut. Mamaya po, sabihin ko kung bakit nauobligang gumamit ng power cut. Ang sunod pong nasa kategorya nito ay ang set. Pamilyar din naman tayo dito sa set kasi nung lumabas yung LPB at yung mga sumunod gaya ng P-Supply, Wi-Fi ng Bayan at yung iba pa, gumamit na sila ng set sa pag-enable at pag-disable. Yun din yung time na nalaman namin na ito pala, pwede pala itong gamitin. Ito pala talaga ang ginagamit ng coin slot para ma-enable at ma-disable. Pag itong red wire ng ating set ay naka-connect sa low, siya po ay disable. At pag siya naman ay naka-connect sa high, siya po ay naka-enable. Yan. Yan pala yung purpose talaga nitong set na to. Mag-disable at mag-enable ng ating coin slot. At napakadali naman itong i-adapt sa ating Wi-Fi window kasi yung Wi-Fi window ay gumagamit talaga ng pin na high at low. Yung relay pin ay pwede yun iset na pag naka-enable ay high at pag naka-disable ay low o vice versa. Depende po sa setup. Pero pag set, yun ay palaging naka-high pag naka-enable. Ibig sabihin, pag naka-high siya, gagana yung coin slot. Pagkatapos mo mag-insert coin, yung pin na nagaling sa GPI o ng Orange Pi or yung Raspberry, yun ay magiging low kaya lalabas, disable yung coin slot. Pero yung power niya, andun pa rin. Hindi na mamatay yung coin slot. Yun po yung isang advantage na gumagamit ng set. Hindi namamatay ang coin slot. So, yun po kaya gumagamit ng set. Kami pag gumagamit ng set, isa lang ginagamit naming wire. Kasi, ano naman yun, understood na yung board natin ay may ground kasi yung wire na galing sa coin slot ay may ground. Pagdating sa custom board, yun ay yung ground na mismong kinakabitan nitong set. Mabilis lang po ito at gusto ko lang naman, bigay ko lang naman ng idea. At ipapaliwanag ko yung pinakauli, yung solenoid cut. Siguro walang, ilan lang siguro nakakalan solenoid cut. Hindi ko po alam pero bihira kasi nakakita kung gumagamit ng solenoid cut. Nung hindi pa namin na-discover yung set, ang ginawa naming strategy ay yung solenoid cut. Paano naman nagka-function yung solenoid cut? Ito kasi ano natin, yung coin slot, meron itong solenoid. Ito yung solenoid. Ito ay parang switch. Pag hindi siya nag-trigger, naka-close yung door para papasok doon sa loob, sa labas, dito. Pag naka-close yung door, lalabas siya dito yung pera. Kaya pag ito ay naka-off, o kaya pinutol mo itong wire nito, yung supply ng solenoid cut, pag-trigger, pagpasok ng pera, hindi yung magbubukas. Kaya yung coins ay hindi mababasa, iuwi lang, lalabas ninyo sa harapan dito. Yan ang nangyari dyan. So ang ginawa namin dito ay simple lang.
Gumamit din pa rin kami ng relay at ang ginawa namin ay pinutol namin ito. Pinutol namin itong isang line na ito. Itong line na ito, positive po ito. Yan. Pinutol namin yan. At ito yung kinabit namin sa relay. Kaya ang nangyari po dito, yung coin slot ay hindi namamatay. Pero, hindi rin siya gagana kasi naka-off yung solenoid. Kahit pumasok yung pera, hindi siya tutuloy dito sa pinakalas na sensor. Kasi ito pong nasa babang ito, sensor po ito. Yung dalawa dyan. Pag hindi nito nakita yung coins na pumasok dito, hindi mag-trigger, hindi siya mag-credit at hindi rin mababasa yung coins. Pag ito ay nakakat, hindi magbubukas yung, kung mapapansin nyo po kasi meron yun yan dito parang lock, para siyang door na pag nag-trigger yung solenoid, umaangat yon at tumutuloy po yan dito yung coins sa labas. Papasok na sa loob ng bendo. Yan po. Yan po yung paliwanag ng solenoid kung bakit pwede yung gamitin ng pang-disable ng ating coin slot. Pero mayroon po itong disadvantage. Kasi pag ganito ang ginagawa, kaya madalang na itong gamitin, although ako ay masyadong pabor dito sa solenoid cut kasi matagal na namin itong halos marami rin kaming bindong ginamitan nitong solenoid cut. Ang problema lang kasi nito, pag ganitong setup, nawawala yung warranty ng coin slot kasi pinuputol ito. Kaya nawawala yung warranty ng coin slot. So, mas sa mga ano, hindi na ito preferred kasi yun nga, nawawala yung warranty kasi pinuputol ito. Pero nung may linabas akong board nito, yung mga unang version ng B7 na kasi yung unang version ko ng B7 ay hindi pa yung naka-ready sa set. Yung talaga ay ginagamit lang yon sa solenoid cut o kaya sa power cut. Kaya yung B7 kung board ng loop data, yung parang ganito, parang ganyan, ay nakadesign po yon sa solenoid cut at mayroon po kaming pinapabricate na connector nun. Separation connector, although wala na po akong mapakita kasi medyo matagal na po yon, naubos na lahat ng mga board namin na ganon. Nagpapabricate po kami nun ng maliit na board para kapag kabitan ito, pagkabitan po nito. Ito. Kinakabit po dun sa maliit na board at ito na yung pirang nagmumukhang butter, ayo. Nagiging pinaka-connector o interface ng solenoid at ito. So, anong nangyari, hindi mo na kailangan putulin to. Kaya lang, yun nga, may additional ka accessories na ilalagay sa iyong coin slot para lang magamit ang SIM. Kaya ako rin, parang hininto ko na rin yun kasi yung may nakikita namin disadvantage doon. Kaya, yun, kaya nawala yung solenoid cut. Although yun talaga yung pinaka-preferred ko kahit noon pa, yun talaga yung ginagamit ko. Kasi medyo tumatagal talaga yung coin slot noon. Tumatagal na. Kaya lang, hindi siya masyadong convenience, lalo na sa mga nagsisetup, sa mga taga-maintenance, kasi marami kang kakabit. Maliban na, kaya, ang naging option namin ay ito na lang set. Yan, yan ang karamihan ng ginagamit namin ngayon set. Set para ma-disable us at ma-enable yung coin slot. Yung sinabi ko kanina, bakit yung set at yung power cut ay ginagamit pa rin namin itong power cut. Kasi may mga chance kasi, may mga pagkakataon kasi, yung coin slot, nagkakaproblema siya. At di ko alam kung yun ay problema sa software o yung ginamit na ano dito o kung ano pa man. Bastang May mga panahon na nakaka-encounter kami, may mga pagkakataon na may bendo kaming mini-maintenance at na hindi gumagana itong disable at enable kahit nakalagay yung set. So, ang nagiging option namin ay gumagamit kami ng power cut para yung coin slot, hindi naman masayang. Gumagamit pa rin kami ng power cut. Kaya sabi ko, yung set at yung power cut, pares namin ang ginagamit. At yun na lang hindi namin ginagamit ngayon solenoid dahil nga doon sa hindi siya masyadong komportable yung gamitin kasi may mga dinadagdag tayong accessories, mayroong connector at pwedeng mawala yung warranty kung tayo ay magka-cut ng wire. Yun po yung naging disadvantage ng solenoid. Pero all in all, mas gusto ko yung solenoid kung pwede nga lang ibalik. Kaya lang sa pag-maintenance, yun ang inisip ko rin, pag-maintenance, mas madaling gamitin itong set. At kung i-rate ko po, kung alin ba ang mas gusto kong gamitin, mas una sa akin yung set kasi weighing po yung mga kondisyon, mas komportable yung set. At siguro, last na lang yung power cut. Mas gusto ko pa rin yung solenoid.
Salamat po. Sana wala po sanang ano, ito ay sarili ko naman po itong opinion at base po sa mga experience namin sa tagal namin sa ganitong linya ng pag-Wi-Fi vendor. Salamat po.